Mga ka-taxpayer kong minamahal, ang ganda ng topic ho natin kasi sa signature pa lang, pwede nyo na hong i-cancel yung mga assessments ng BIR. Kasi marami hong BIR officials ang pirma ng pirma. At ito naman mga taxpayer, walang alam kung siya ba talaga yung mayroong karapatang pumirma sa particular document na ipinare-receive ng mga BIR official sa taxpayer. Napakadami ho natin i-discuss. Isa sa i-discuss ko, yung financial statement, auditor's report, at yung pong statement of management responsibility na nire-require ng BIR for BIR purposes, at yung statement of management responsibility na nire-require ng SEC purposes. Ano pagkakaiba nila? So, pag-usapan ho natin itong unlawful signature. Sa harapan po ninyo ay isa pong assessment na galing po sa Bureau of Internal Revenue. Ayan. Tuturuan ko po kayo paano humawak ng assessment. Ayan. Ang paghawak po ng assessment, unang-una, pag nakakita kayong assessment katulad ho nito, preliminary assessment notice, ang unang-unang titingnan ninyo, ha? Is sino ba yung pumirma? O di, tingnan natin. Okay. May tatlong pangalan ng tao. Ang unang pangalan na makikita nyo dyan ay yung Commissioner ng Internal Revenue, pangalawa, yung Regional Director, at yung pangatlo, Assistant Regional Director. Okay. Ibig sabihin, ang pwede lang hong pumirma sa mga assessment o mga letters ng BIR ay ang Commissioner ng Internal Revenue, CIR. Wala na hong iba. So, dahil saksakan ng dami ng pinipirmahang dokumento, mga letters, mga regulation ng Commissioner of Internal Revenue, inalaw siya ng ating tax laws, regulations, and jurisprudence na i-delegate. Pag sinabi hong i-delegate, ipasa. Oo. So, parang nasa bahay, anak, hindi ako makapaghugas ng pinggan, pwede bang ikaw yung maghugas? Sa puntong yun, ipinapasa nung nanay yung trabaho na paghuhugas ng pinggan sa kanyang anak. Yun ho yung delegation. Sa BIR, ganon din po yung commissioner. Ipinapasa niya sa kanyang mga mabababang empleyado, katulad ng regional director, yung pong pagpirma sa mga tax return. Ganon po yon. Ngayon, dito sa pinakikita ko, may tatlong layer. Layer number one, ito ho ay appointed. Ang tawag ho dito is appointed by law. Yan, law. Ito, appointed by the authorized appointed by law, ito ho yung representative. Ayan. Andaan ho nyo yan. Eh, yung pangatlo, sino to? Yun ho yung question. Yun ho yung question. Okay. So, ang susunod na tanong is ganito. Kapag i-delegate ba ni BIR Commissioner yung kanyang pagpirma sa anumang letter, pwede bang i-delegate nung director yung dinelegate sa kanya ni BIR Commissioner sa assistant director? Ang sagot po ay hindi. May patunay ka ba dyan, Mr. Tax Specialista, Mr. Emelino T. Maestro? Meron po. Ayan po ay nasusulat. Nasusulat ho yan. Marami kayo nakikinig na gano'n, no? Nakikikopya ho ako. Pag nagde-delegate po, ha, mapapansin ho ninyo, ang BIR Commissioner ay gumagawa ho ng tinatawag nating Revenue Delegation Authority Order. Ito po yung isang example. Okay. Si Regional Director po dito, ayan po, si Regional Director, ayan, ay nag-leave. Oh. Ang trabaho ni Regional Director ay
pirmahan o gumawa ng mga dokumentong ito. Kita nyo, trabaho ho yan ng regional director. Ibig sabihin, kung trabaho ho yan ng regional director, hindi ho yan trabaho ng assistant regional director. So, nung umalis ho yung regional director, wala hong gagawa. Ang nangyari, hindi pwedeng ipasa nung regional director yung trabaho na ipinasa sa kanya ni commissioner. So, ang gagawin niya yun ni commissioner, ganito nga ang nangyari, gumawa siya ngayon ng revenue delegation authority number at sinasabi niya, ipinapasa niya itong mga trabahong ito sa isang assistant, ayun o, ARD, ayun o, assistant regional director. Sino nagpapasa? Si Commissioner of Internal Revenue. Ibig pong sabihin, yung trabahong ipinasa dati ni commissioner sa regional director na nag-absent ay kailangang ipasa through writing, ha? With consent, ipasa ng regional ng Commissioner of Internal Revenue sa Assistant Regional Director. Doon pa lang magkakaroon ng authority ang Assistant Regional Director na pumirma nung mga dokumentong o transaction na naka-mention dito. So, pag hindi ho naka-mention dito, yung instruction, hindi naka-mention dyan, wala dyan, yung ginawa ho ng Assistant Regional Director, ibig sabihin, void ho yung Regional Director at the same time, pwede ho siyang makasuhan under our laws ng usurpation of function or usurpation of authority. Kung gusto nyo mabasa ko anong ibig sabihin nun ng usurpation of function o usurpation of authority, makikita nyo yan sa Google. I-Google mo, guwapo. I-Google, GMG. So, kung gusto ho naman nung makita ko ano penalty, nasa revised penal code ho. Ipinagbabawal ng revised penal code ang usurpation of function at usurpation of authority. So, kung yung regional director po ay nag-usurp ng function ni BIR commissioner o ng regional director, nasa sa taxpayer po nakasuhan yung regional director. Option po yun ng taxpayer. So, pag-aralan po natin kung papaano po ina-apply itong batas na ito. Okay. So, dito po sa ating set up, ayan, set up. Hindi ho ko to set up. Ito po ay donated preliminary assessment notice. Okay. So, dito po sa walang daya, ayan ha. E ano ngayon ang mangyayari dito sa Assistant Regional Director na to? Since wala ho siyang maipakita na Revenue Delegation Authority na dinedelegate sa kanya ni Commissioner yung function ng Regional Director, ayan, ibig sabihin ho, itong pirma ho dito ng Regional Director ay void. Yan po, void. Since void ho yan, yung preliminary assessment notice is void. Ganyan lang ho, sir. Yan ho yung first na dapat yung gagawin pag kayo po ay mayroong pong natanggap na mga letters na galing sa BIR. Ngayon po, inaimbitahan ko po lahat ng nanonood sa akin ngayon at nakikinig, lalong-lalo na po yung mga umaaway sa akin o yung aking mga enemies, yung may mga basura sa mukha. Natatawa ko doon sa sinabi sa akin eh. Pagkausap daw niya yung BIR, parang basurang mabaho yung lumalabas sa bibig. Basura. Parang kang nasa Smoky Mountain. Pag pumasok daw siya sa BIR office, parang siyang nasa Smoky Mountain. Nakakatawa naman yun. So, sa mga nanonood, nakikinig, ini-invite ko po kayo na sumama po. Papaano po natin sasagutin, pag-aaralan po natin, ang gusto ko sana ituro sa inyo, hindi yung sagot eh.
Hindi yung sagot. Kasi yung sagot is the result of thinking. Okay? Again, yung sagot ho is the result of thinking. Madali yun eh. Ang gusto kong matutunan ng Pilipino, lalo-lalo na yung mga taxpayer na nakikinig sa akin, na walang pambayad sa akin. Thinking! The process of thinking. Kasi pag ginamit nyo yung utak ninyo, walang makakalokong tao sa inyo. Wala. Pag ginamit nyo yung inyong utak, pag sinabing utak, brain, wala akong makakalokong tao sa inyo. So, ituturo ko sa inyo, isa ho sa mga maliin nito, is tingnan nyo yung date ng preliminary notice. Oh, January 6, January 6, 2022. Tingnan nyo yung pirma kung kailan pinirmahan. December 2021. Pero yung date ho ng preliminary assessment notice is January 6, 2022. Diyan pa lang ho, may maline. Nagkaroon ng time travel. Merong tawag nito. Ay nako, parang may time travel. Pero kailangan ho natin sagutin. Ituturo ko ho sa inyo ang tamang pag-iisip, yung process of thinking. Second ho, ang ituturo ko ho sa inyo is ito po. Paano natin i-analyze ang bawat words? Word, sentence, ayan, phrase, yon, ng isang assessment. Turo ko ho yan sa inyo. Analytical situation. Ayan, Dr. Strange sabi ni Ellen Yu. And of course, ito ho yung mga topic natin dyan. Yung schedule 1, yung pong surcharge, yung unremitted withholding tax schedule 2. Pag-aralan din natin itong mga bagay na to. Lahat ho yan, iti-discuss natin. Okay? Lalong-lalo na ito. At ito po. Yan. Turo ko sa inyo yan, step-by-step thinking. Thinking process ho, importante. Then, of course, yung details po. Ayan. Paano ho ito lalabanan? Paano ho sila aayusin? And ito po, ito yung importante rin sa akin eh. Ito, gas-gas na to eh. Gas-gas. So, ano, sir, gusto kong matuto sa inyo, anong gagawin ko? Napakasimple lang po. Ilalagay ko ho ito sa aking Google Drive at ipapublish ko sa comment section nito. O doon, kung sa YouTube kayo pupunta, doon po sa description, isusulat ko ho yung link nito, i-download nyo lang. Pagka-download nyo, ilagay nyo lang na, yes, I want to. I-comment nyo, yes, I want to. Makakatanggap kayo sa akin ng either video or Google Meet link para malaman ho ninyo ano yung mga terms and condition ko para makapunta ho tayo sa susunod na level, understanding, analyzing, and applying tax laws, rules and regulation dito po sa specific na tax deficiency assessment na ito ng BIR. Actually, sa totoo lang, ito po ay cancel na because of the signatory lang. Unlawful ho yung signatory. So with that, mga ka-taxpayer, kung minamahal, abangan ho ninyo yung mga lecture ko tungkol sa financial statement. Sabi ko nga sa inyo, ang financial statement po, ang source ng problema ng maraming taxpayer. So kung tatanggalin mo yung source ng problema ng maraming taxpayer, edi wala kang problema, ganun lang kasimple ho yun. Tanggalin mo yung sakit. Huwag mo lang lagyan ng band-aid o remedy. Tanggalin mo. Kung kailangan operahan. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, gusto ko lang i-shout out si Tata Almosa, nandi dito, si Alin Yu, at saka si G. Cribe Santander. Kung kailangan yung mga serbisyo nila, pwede nyo silang i-google at sasagutin nila kayo. Maraming salamat. Peace and happiness be with you.
for life. See you later.